Sa magandang araw po sa inyo lahat at salamat po. Narito po muli tayo sa ating Bible study. Ang ating pong pag-uusapan po ay overcoming grief. Alam niyo po, marami po ngayon na nakaranas nito. Ano po ba ang grief? Hindi lang po siya kalungkutan, kundi ito ay naranasan po ng mga namatayan. Ano po? Namatayan ng relasyon o nawala ng pag-asa. Ang ating pong talata ay sa 1 Corinthians chapter 15, verse 53 to 57. 1 Corinthians chapter 53, verse 15, 53 to 57. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa King James Bible po tayo, "For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on corruption," itong katawang itong nasisira, ay ibinihis na ang kawalan ng pagkasira. "And this mortal have put on immortality," no, sa harapan ng Diyos, sa anyang presensya, "then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory." Alam niyo po ang bakit? Ang katawan po nito ay sinira po ng kasalanan. Ano po? "And for the wages of sin is death." Pero may bagong katawan po pag tayo nasa sinapupunan na ng Panginoong Diyos. Ano po? Nagtagumpay ang kamatayan ni Jesus. Kaya nga ang sabi, o kamatayan, 55, nasa ng iyong tibo o sting. "O grave, where is thy victory?" So tinutukoy po rito na ang kamatayan ay hindi pagtatapos, lalo na sa tumanggap kay Kristo. "The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Kung kayo po ay naglilingkod na sa Panginoon, sabi rito, hindi yan na sayang. Bakit po? Tatlong bagay po, bakit hindi sayang? Number one, haharap tayo sa Diyos, may awarding. Number two, magpupuri tayo sa Kanya, magpa-ailanman. Number three, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa langit. No more tears, no more sorrow, and no more crying. Kaya, paano ko ba overcome ang grief? Ano po? English po ang ating lesson sa ngayon para mag-match sa ating mga talata at mahirap tagalogin po ang depression at iba pang mga salita. Ano po? Diretso na po tayo, pero bago yan, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po. Thank you sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Buhay pa rin kami ngayon at may pag-asa. Lord, bigyan niyo po kami ng pagkakataong mabigyan ng pansin ano bang nangyayari sa aming buhay na grieving Panginoong Diyos o paglulugsa. Lord, patawad sa mga pagkakataong nawawalan kami ng pag-asa. Kayo po ang mangusap sa aming buhay ngayon at ilagay niyo po ang pinakamagandang bagay para aming Panginoon ay magpatuloy. Sa iyong salita kami umaasa, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. So, ito po ay isa po sa mga lesson na ating pong pag-uusapan. Inuna ko lang po yung grief. Grief is universal. Lahat ng tao nararanasan nito. At ngayon ang pag-uusapan natin ay paano natin ma-overcome o paano tayo mag-a-adjust sa matindi pong kalungkutan nito o yung ating pong grieving process, ano po, yung ating paglulugsa, no? So, titingnan po natin ang sinabi ng Biblia at mga praktikal na pwede nating gawin. Sa Bible po, ang Panginoong Hesus ay nakaranas ng paglulugsa. Sa Matthew chapter 5 verse 4 ay binanggit niya na mapalad ang naglulugsa dahil sila ay bibigyan ng kapahingahan ng Panginoon. In John chapter 11, namatay ang isa sa pinakang
Malapit sa puso ng Panginoon si Lazarus o si Lazaro. Alam niya ang pagdadalamhati. Kaya sa 1 Thessalonians chapter 4, dito po sa letter B, ang dami pong mga talata nito pero bigyan ko po kayo ng idea. Lahat ito ay hope na wala nang tatalo dito sa mga solusyon ng Panginoon ito. Sabi sa chapter 4 verse 14 ng 1 Thessalonians, yung TH po, first TH, sa Bible po basahin nyo, ang sabi doon, hindi ko gusto na hindi nyo malaman. Isang araw, ano po, bubuhay ng Diyos ang mga namatay kay Kristo Jesus. Take note ng word na laging kay Kristo Jesus. Ito po yung mga sumampalataya na kay Jesus bilang tagapagligtas. Sila'y bubuhay muli ng Diyos kasama ng mga nabubuhay sa ngayon. At sabi sa pagtunog ng trompeta ng Panginoon, ano? Sabi ng Biblia, darating din siya para doon sa mga nabubuhay. Lagi pong mayroong pag-asa sa Panginoon. Ano po? So, lahat po ng Kristiyano ay makakaranas nito at lahat ng mga tao. Ito po ay normal. Pero later on ay hindi po maganda o magtatagal o hindi natin alam paano natin pagsasanayin na tayo po ay ma-cope up sa gantong sitwasyon. So ang normal po ay matinding kalungkutan, sakit, may galit o mayroong depression, no? Pwede rin hindi makain at mayroon siyang adjustment pagdating sa pakikipag-usap sa tao. Okay? At paminsan, yung pagtulog at pagkain ay umaabot hanggang 3 taong hindi normal. Ang hindi po normal ay ito. Number one, hindi na po nagtatrabaho o hindi na lumalabas ng bahay. Hopeless na. Kung ano-ano nang iniisip, hindi na natutulog. Ano po? At nagiinom na nang nag-inom o siya ay gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Ano po? Yan po ay abnormal. Pero may mga taong hindi na alam kasi ang gagawin kaya yun ang kanilang naging solusyon. So, common observed reaction is crying, restlessness, and depression. Pero may mga stages po yan. Ako po ay namatayan ng tatay. Kailan lang, ano po? Mabigat, ano ho, ang mawalan. So ang una po ay shock. No, dahil hindi mo alam na hindi mo napaghandaan yan eh, no? Okay? So nung unang linggo po kami ay napapanaginipan hanggang makaisang taon. At yung nanay ko lalo na po, ano? So, mahirap tanggapin. Yun ang number one. Second is fantasy. Niisip mo na lang at sana nagde-daydream ka na buhay pa siya. Okay, 6 weeks to 3 months yan. Or you try to forget. Or you try na maglibang. Ano po? Yan po, fantasy. And then the third stage is from 2 to 3 months after funeral is catharsis. May nervyos, ano? Okay. Kailangan mo ng kausap. Okay. Irritable. Insecure. Yan ay after 3 months. And then the fourth stage is selective memories. Okay? At ang mga sintomas po niyan ay gastritis, ano, insomnia, yung ikaw ay laging merong kabag, ano po, gastritis, no? Hindi ka matunawan. Nandoon pa rin yung hurt, loneliness, and recalling of those events, ano. Meron mga taong sinaktan sila nung namatay, kaya ang recalling is yung mga nakasakit, kaya mas mabigat, no? So, the fifth stage is acceptance. Pinakamabilis ito ay 6 months or a year, ano? So, pinaang mabigat pala yung last 6 months, ano? So, paminsan, lalo yung biglang na aksidente na matay, 3 to 5 years bago ito mapagtagumpayan.
acceptance. Kaya sa mga mahal namin na nakikinig, nasang stage na po kaya tayo? Ano? Merong tao na yung acceptance niya sa sarili niya at sa pangyayari ay hindi basta po nasosolve o hindi pa niya nare-resolve. So, ano po ang paraan para ma-overcome natin? Bago mamatay ang isang tao, kung matanda ng ating mga magulang, halimbawa, o siguraduhin lang natin, ano, kailangan maganda ang ating relasyon. Mag-build tayo ng mga kaibigan. Enjoyin natin ang buhay. At matuto tayong mag-handle ng mga krisis sa buhay. Paano po ba nag-handle ng krisis sa buhay ang anak ng Diyos? Tumatawag sa Diyos. Nagpapalakas sa kanyang salita. Pumupunta sa church. Nakikinig na ganito mga Bible studies. Pagka ganito po handa ka kung ano mangyari sa buhay mo, kung hindi man handang-handa, at least meron kang baon. At the time of death, kailangan mo ng kausap, no? So, ang suggestion nga namin, bago ang lahat, dapat ready po yung ating mga bawa, tulad ng isang kakilala ko, bago siya tumanda, eh, nag-ready na siya ng paglilibingan niya. Ano? Kasi ang hirap po nung ano, nagluluksa ka tapos napaaraming problema. May utang dito sa ospital, mayroong issue dito sa paglilibingan, napakahirap po. Ano? After the time of death, lagi tayong maging presente sa mga taong maaaring nasaktan. Ano? Maglabas tayo ng sama ng loob. Sa mga kaibigan naman, maging tagapakinig tayo. Kaya lang natin kahit paulit-ulit. No? And magbigay tayo ng payo. Mga practical na payo. Paminsan, kailangan po nating irespeto yung mga ritual. Mayroong akong nakita na yung namatayan po ay laging nagtitiklop ng damit. Inaayos yung mga gamit ng kanyang mga mahal sa buhay na namatay. Irespeto po natin yon. Meron mas sinunog lahat, no? Para hindi niya na maalaala. Eh, respeto rin po yun natin yun. Huwag lang nilang susunugin yung bahay. Ano po? We need to pray for the bereaved and comfort them with scripture. Kaya napakahalaga po ng ministry for the bereaved. Ano? Ministry para sa mga namantayan. Ano po? Ang grieving po is actually a good thing, no? Dahil resulta po yan ng pagmamahal natin sa taong namatay, no? Pero hindi po maganda yan kung sinasaktan mo na ang sarili mo at nawawalan ka na ng pag-asa dahil tayo ay kay Kristo Jesus na. Mag-focus po tayo sa pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay natin. At i-allow po natin na anuman po mangyari ay yung namatayan po ay tulungan natin sa bawat hakbang ng kanyang pagkakaroon ng ganitong kalungkutan o ganitong kalagayan. Ano po? Nawa po sa oras po nito na pagbigay po kami ng mga payo mula sa salita ng Diyos, naintindihan natin ang sitwasyon at nawa po iaasa lang natin lahat sa Panginoong Diyos. Ano po mga minamahal, ang linaw po ng Biblia, no? Na mayroon pong second life after this life. Nawa, tinanggap mo na si Jesus at ang regalo niya. Kung hindi, mas masakla po. Kung dito nag-grieve ka o yung namatay ay hindi pa nakilala sa Panginoon o tayo hindi pa nakilala sa Diyos, ay mas mahirap po, no? Doon sa kaparusahan. Nawa, tinanggap mo na si Jesus bilang tagapagligtas. Maraming salamat po. Papuri po sa ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli po. To God be the glory.